Una dito sa aming lugar, sa Sitio Doña Pepeng, Barangay Banabasa, Mateo Rizal, mga taong 1993, may binuo rito na malilita kami ng Kristiyano. Kaya may mga buklod dito. Binuo ang buklod tao upang harangin yung proyektong makakasira sa aming lugar. Nagtagumpay. At magmula noon ay patuloy ang aming mga programa para sa komunidad. Environmental protection, community-based disaster risk preparedness, meron kaming solid waste management, paggagawa pa rin ng mga bangka para pangsagip, compost soil making, urban container gardening, at ilang pang mga social enterprise para sa capital augmentation ng aming mga kabarangay. Noong nakaraang September 26, 2009, binaha kami na umabot hanggang lampas bahay. Yung mga maliliit naming ari-arian ay naapektuhan. Ngayon, kinakailangan namin na muling bumangon. Malaking bagay yung naibigay, ang naitulong sa kabuhayan namin, lalo na yung sa Tetra Pats. Magmula sa mga batang maliliit, sa mga kananayan, nakakatulong ito upang mabigyan kami ng kabuhayan. Kadalasan na pinupulot, namumulot yung mga sister pickers namin sa sementeryo, sa mga burulan ng patay, sa eskwelahan, lalong-lalo na yung mga na nahuhulog sa kanal-kanal. Bago nila dalhin sa amin ay ginugupitan muna nila sa puwitan. Inaalis yung pinaka-rinolium sa ilalim. Yun ang gagawin naman ng aking warehouse. Pagsasama-samahin ang 14 pieces at ibibigay sa mananahi, yun ang tatahin ng mananahi. So, pagkatapos nun, kapag natahina bawat isang mananahi, ay 150 isang piraso. Kailangan din siya. Tatang po na lang. Bakit kailangan po tasin po? Para makasingaw yung halaman natin. Kasi nalulunod pag kalambutan. Lalo na pag tag-ulan, maraming tubig na ipon. Tapos na nabutasan, ipinapak ko na po yan. At makasok na. Bawat mananahi, tinatahi nila isang finished product, 10 piso. Nakakatulong din sa kanila dahil lima ang mga anak ko nag-aaral, may college pa ako. Hindi na ako hirap na mangutang ng pamasahin nila sa araw-araw. Kakainin namin sa araw-araw dahil nagkaroon ako ng ganito. Magmula nung nag-umpisa to, ang laking tulong talaga dahil yung mga sestupak na nakabaon na sa lupa, nahuhukay ng mga sestupikers. Hinuhugasan nila, wala nang basura na talagang matagal na mabubulok sa ilalim ng lupa. Nakikita na ng buklod tao na sa loob ng 10 taon ay dadami ang mga pamayanan na magkakaroon ng kita sa pamagitan ng pagtatanim, ng urban container gardening, yung pangangasiwa ng basura na kung saan ay kikita din sila tulad ng produksyon ng Tetra Pats, yung pag kuha ng mga panapon sa kusina, gagawing compost. Yung paggawa ng mga bangka, ng mga compost barrel. Sa loob ng 10 taong palagay ko ay lalaganap ito at maaari sa maraming department store ay makikita na ang produkto ng buklod tao tulad ng SM, ng mga bangkang ito, ng compost barrel, ang Tetra Pak sa loob ng SM, mga aerizers na ito, maraming ay lalaganap din ito sa mga kalusuran din.